Kamusta mga kabibip? Sa video na to ay magro-road trip muna tayo kasi kung di po ninyo nabalitaan, ang mga expressways or NDEX na nakakonect sa Valenzuela ay pansamantalang walang bayad at ito ay tinatawag na toll holiday. Pero hindi dahil maagang pamasko ito ng NLEX ha, kundi dahil pansamantalang sinuspinde ang kanilang business permit ng walang iba kundi ng aming mayor na si Rex Gatchalian. Yes, si Mayor Rex lang ang malakas. At dahil nga saktong taga Valenzuela ako, tatry natin na dumaan sa mga ilan sa mga toll gates ngayon sa Valenzuela para masaksihan natin mismo kung talagang naka-open lang ang barrier, pwedeng dumaan, walang bayad, at para malaman din natin kung gumaan din ba ang traffic dito. Kasi yan po ang pinakadahilan kung bakit napuno si Mayor Rex. Kasi mula nung napatupad ang cashless transaction, naging disaster na po ang traffic dito sa amin sa Valenzuela. Pero don't get me wrong, nagtatraffic naman din po talaga dito, kagaya din ng mga ibang city sa Metro Manila, even ngayon. Pero itong lugar na to kasi, isa sa mga choke point talaga sa Valenzuela. Kasi may intersection at may stoplight dun sa unahan. Bali, ang tawag sa lugar na to ay Karawatan. Sakop pa din ito ng MacArthur Highway. Kung papansin ninyo din, hindi siya ganun kalawak, di ba? 2 lanes lang. Pero may part dito na may 3 lanes at 4 lanes din. Kumbaga, grabe lang yung naging traffic nung mga nakaraang araw na halos walang galawan. Yung tipong 100 to 200 meters, 30 minutes mo nang dadrive-in. Mas okay pa, lakarin mo na lang. Pero going back, pag nakalagpas ka na dito sa may intersection, malapit na dito yung entry papasok ng NLEX pag galing ka ng monumento. Kaso ata, nung nag-start yung cashless transaction, umabot hanggang sa MacArthur ang haba ng pila. So 2 lanes na nga lang, tapos nasakop pa yung 1 lane papasok sa NLEX. E talagang traffic jam ang magiging resulta nun. Bali pati doon sa taas ng NLEX Harbor Link papunta ng Port Manila, umabot din doon ng pila. So talagang naging cause ito ng grabing traffic. At alam naman natin na kapag sobrang traffic, madami po ang madedelay. Hindi lang sa trabaho or mga offices, kundi mismong ekonomiya, hindi lang sa Valenzuela, kundi sa buong Metro Manila. Possible buong bansa din. Kasi daanan po talaga itong Valenzuela, lalo na ng mga trucks na may dalang iba't ibang cargo, papasok at palabas sa Metro Manila. Especially yung mga trucks na papunta at galing sa Port Manila or mas kilala sa tawag na Pier. Okay, sa mamaya na natin ituloy ang kwento kasi papasok na po tayo dito sa NLEX sa Karawatan. Ngayon, makikita mismo natin kung talagang toll holiday nga dito. Ayun no, wala nga talaga. Ayos. Saka yung dali ng trapiko, talagang tuloy-tuloy lang. So nakadaan tayo ng libre. Kung papansin niyo rin ano, may nakapaskil na no business permit, no toll fee collection. Grabe, talagang totoo-totoo siya. Ibang klase pala talaga ang power ng isang mayor. Okay, so papunta po tayo ngayon sa Mindanao Ave kasi isa rin yon sa mga kasama sa toll holiday. Habang papunta tayo doon, tuloy na natin yung kwentuhan. Okay, bali hindi lahat ng NLEX dito sa North kasama sa toll holiday. Kagaya sa Balintawak at sa Bukawi, so yan po ay may bayad pa din po yan. Bali itong 7 lang po ang hindi pwedeng maningil ng toll fee sa ngayon. Yan po kumbaga ang mga nasasakupan ng Valenzuela. Madami-dami din ano, so malaki-laking pera din ang nawala dyan. Kasi kada daan mo dito, usually is 58 pesos na dating 54 lang. Kasi kailan lang nag-increase sila. Pero ito ay pansamantala lamang. Sinuspindi lang po yung business permit ng NLEX dito. Wala po nangyaring shutdown or pagkansela ng business permit. Suspendido lang po. Bali, anytime, pwede itong malift basta po magkaroon lang ng magandang sistema ang NLEX sa pagpapatupad ng cashless transaction. So hanggat wala pong ginagawang concrete step ang pamunuan ng NLEX or MPTC, mananatili po ang toll holiday. Ang gusto ni Mayor ay talagang konkretong paraan, hindi pwedeng plano lang. At ang alam ko pa nga, bukod dito sa toll holiday, ay kailangan din nilang mag-public apology dahil sa aberyang nangyari. Okay, so maya ulit natin ituloy ang kwento kasi andito na tayo sa Mindanao Ave. U-turn tayo pabalik para ma-check din natin kung libre din dumaan dito.
So may traffic light lang po ulit dito. Ayan, so okay din dito. Nakabukas ang barrier. Doon sa may gilid, mukhang nag-i-install sila ng mga RFID. Ngayon naman, pabalik ako sa karubatan. Pero since wala naman akong binayaran na toll fee at napakaganda din ang daloy ng traffic ko, didiretso na ako doon sa Port Manila or Pier. So doon na ako mag-i-exit. Habang pamunta tayo doon, tuloy na natin yung kwento. Doon naman tayo sa mga nag-iisip ng masama kay Mayor Rex. Lalo na yung mga hindi naman taga Valenzuela. Kasi syempre, hindi naman lahat kilala siya. May mga ibang nag-iisip kasi na nagpapapansin lang daw siya. Well, hindi niya na po yun kailangan gawin. Dahil napakaganda po ng record niya dito sa Valenzuela. In fact, wala nga lumalaban sa kanya sa pagtakbo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang galing niyang mamuno. Hindi naman sa nagiging bias tayo, ano? Pero parang ganun na din. Kasi hindi ko pwedeng i-ignore yung mga achievements niya eh. Dahil malaki po talaga ang pinagbago ng Valenzuela sa pamumuno niya. Nagsimula ito actually kay Senator Sherwin Gatchalian, na ngayon nga ay isa ng senador. So pinagpatuloy at pinaunlad pa lalo ito ni Mayor Rex. At pang third time niya na po ngayon. So pang huling term niya na. Naging congressman na din po siya. Isa actually sa mga pinakabata naging congressman. Kaya hindi rin po siya basta-basta pagdating sa batas. At ito ang pinakamaganda. Dahil mas bata kumpara sa ibang politicians, wini-welcome po niya yung mga new technology or makabagong teknolohiya. Kumbaga, ina-adapt niya po ito at ina-apply sa kanyang mga projects. Isa po sa mga best sample na ibibigay ko sa inyo, di ba ngayong pandemic, may mga establishments, bago makapasok, kailangan natin mag-fill up ng ating details para sa contact tracing. So minsan, abala siya, di ba? Pero dito sa amin sa Valenzuela, hindi na namin yan ginagawa. Kasi ang gamit na po namin ngayon dito ay QR code. So bawat lumalabas dito para mamili or kung ano man, ay may sariling QR code. Andun na sa QR code ang details namin. So i-scan lang po ang QR code, pwede na kami makapasok sa establishment na yon. O diba, ang bilis lang? So ganyan po gumawa ng project si Mayor Rex. Isa pa lang po yan na. At actually, yung QR code project na yan ay i-adapt na din po ng Pasig City. Dahil napansin ito ng isa rin sa mga batang mayor na si Bico Soto, na kung saan wini-welcome din niya ang makabagong teknolohiya. At kung papansin niyo rin, si Yorme, sino pa ba ang dinakakilala sa kanya? Sikat na sikat na mayor na Manila, mahilig din itong gumamit ng bagong technology, kagaya ng Facebook Live, kaya nga madalas siyang trending. Bali, lagi po siya nagpe-Facebook Live para malaman ng mga tao ang ginagawa niya at makita na talagang nagtatrabaho siya. So yan po ang nagagawa ng innovation. Hindi dahil bata ang namumuno, ay akala mo wala na siyang magagawa. Dagdag ko na lang din po, kung hindi niyo pa din alam, isa po si Mayor Rex Gatchalian sa top performer mayors nitong pandemic dahil sa mga epektibong aksyon na nagawa niya. So ipinakita lang niya kung gaano siya ka-competitive kahit sa mga situation na hindi inaasahan. Kasi kung naalala ninyo, nung kasagsagan ng COVID, madami ang nangamoteng leaders. Doon natin nalaman kung sino ang totoong may kakayahang mamuno at mga namimera lang. O diba? Madami pa po siyang achievements, lalo na sa pag-apply ng makabagong teknolohiya. Mas maganda, dalawin niyo lang po ang website ng Valenzuela kung gusto niyo pa siyang makilala. Okay, so papaba na tayo ng NLEX dito sa may Port Manila. So wala po tayong binayaran. Bali, i-akit rin ako nito para makabalik na ako sa Valenzuela. Then na-exit ako sa may Karawatan. Paikot-ikot lang, no? Okay, so andito na ulit tayo, paakyat. Papasok naman ito from Port Manila. Ang sarap bumiyay kapag ganito, no? Nakakawala ng stress. Lalo na siguro kapag 100% gawa na yung NLEX-SLEX connection. So napakalaking bagay din talaga nitong mga expressways. Kaya sana itong issue sa NLEX ay maresolba na. Sa mga update news naman ay nakikipag-ugnay naman sila kay Mayor Rex. At paniguradong nagbi-brainstorming na yung pamunuan ng MPTC.
Talagang kailangan lang na mas magandang sistema para maipatubad nila ng maayos yung cashless transaction. For sure naman, i-resolve agad nila ito sa lalong madaling panahon kasi syempre, habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang lugi nila. Kaya sa ngayon, enjoy na muna natin itong libreng pagdaan sa mga expressways dito sa Valenzuela. Okay, so hanggang dito na lang po muna siguro. Balita na lang tayo kung anong next na mangyayari. Mag-update na din siguro ako sa Facebook page ko. Follow nyo lang po ako dyan, Pinoy Driving 101. At syempre, mag-upload pa din tayo ng mga videos na pwede makatulong sa ating mga motorista, lalo na sa mga beginners. Kaya like and share lang ha. Okay, so until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.